Hello, kumusta po Pilipinas? Kumusta po Emmanuel Christian Church? Muli po ang inyong lingkod si Brother Harvey. Bumabati po dito po sa may bansang Estados Unidos, sa my state at lugar ng Miami, Florida. Ako po ay natutuwa at nagagalak dahil ako po muli ay nagkaroon ng pagkakataon na inatasan magbahagi sa inyo ng salita ng Diyos sa gabing ito. At nawa po kayo ay mapagpalas sa tulong ng biyaya ng Lord habang ating pag-usapan kanyang salita. Update po sa aking buhay. Ako po ay nakarating dito. It's almost magti-3 months na. So far, okay naman po ang aking travel at very accommodating and arranged. Meron pong guide na nag-guide sa akin. At yun po, first time po na makalabas sa at makatravel sa labas ng bansa. At nagpapasalamat din po ako sa Panginoon dahil ako po ay matagal na nanalangin at tinugon niya ang aking panalangin na makapiling po ang aking asawa dito po sa USA. Okay po, at muli po ay ako po ay na kahit mga kalayo po tayo, ako po ay naka-update sa inyo at yun, nakikita ko po ang mga masasaya at mga mapagpalang mga gawain dyan sa iglesia, mga kapatid. Lalo na po ang patuloy na paglago sa praise and worship at saludo po sa mga leaders ng simbahan. Alam ko po na kayo po ay patuloy na pagpalain ng Panginoon sa bawat aspeto ng ministry. At kayo po ay patuloy na gagabayan. So, so far, mga kapatid, ako po ay habang nandito pa ho sa lugar, ay ako po ay na kasalukuyang naghihintay ng aking green card upang ito po ay magagamit para makapaganap ng trabaho at maka-access sa mga benefits upang maraming bagay po para po ay ito po yung parang identification para po ikaw po ay legal na tatanggapin sa mga ahensya or anumang uri ng bagay na yung pwedeng gawin para ikaw ay uunlad dito sa lugar na ito. So ako po ay patuloy na mananalangin at mga kapatid, hinihiling ko rin po ang inyong panalangin dahil ako po at ang aking asawa ay meron pong matinding pinagdaanan, pagsubok. Hinihiling ko po na kayo po ay panalangin po kami at I'm very appreciated to all your prayers, guys. Kami po ay matutuwa ng aking asawa. Alam ko po na kabahagi ko po kayo at kahit magkalayo man tayo. So, bago po tayo magpapatuloy at magkaroon muna tayo ng pambungad ng panalangin. Diyos naming Ama, nagpapasalamat po kami sa pinagkaloob mo sa araw na ito. Ang inyong mga biyaya ay sapat upang kami ay manatili sa aming pagtitiwala at paglilingkod sa iyo. Lumalapit po ako, Panginoon, ng may pagpapakumbaba upang iyong patuloy na pakalinisin at paging dapate ng aking puso at isipan. Sa oras na ito, hinihiling po namin muli ang inyong gabay ng inyong banal na espiritu upang maunawaan namin ang ipaparating ng inyong banal na salita. Kayo po ang patuloy na kumilos para mabuksan namin ang pangunawa sa iyong salita at mga karunungan na nagtataglay ng pagpapala sa aming mga buhay. Muli po naming binabalik sa inyong papuri
pagsamba, parangal at pagluwalhati sa natatanging banal at dakilang pangalan. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Sa aking panimula, tayo po ay babasa sa 1 Thessalonians chapter 5, verse 16 up to 18. Rejoice always, pray continually, give thanks in all circumstances, for this is God's will for you in Christ Jesus. Okay po, dito po sa Amerika, mga kapatid, ito pong buwan na to ay ito po ay buwan ng Thanksgiving Day. Alam niyo po ang pagdiriwang dito ng Thanksgiving. Isa po yun sa kaugalian ng mga Americans or I believe not all, hindi lahat. Kasi itong bansa nito, ito ay multicultural country. So every kahit anong lahi ay welcome po dito na manirahan at yun po, gustong umunlad ang buhay. So pag-usapan natin about Thanksgiving, okay? Pag ikaw ay pinanganak o lumaki dito, ikaw ay talagang kabilang na yung pagiging kaugagalian talaga na ginagawa tuwing Thanksgiving sa November. Kayo po ay titipon ng inyong pamilya. Alam niyo po ang Thanksgiving po, ang ginagawa po niya na dito po sa US, makikita po natin na yung mga family po, yun po, nag-gather po sila. Titipon sila sa round table at ayun po, bago sila kakain. Ayun, sasabihin ng bawat isa kung ano yung gusto nilang pagpapasalamat. Ayan, merong sasabi na papasalamat sila dahil sa mabuting kaibigan, papasalamat sila dahil sa mabuting bagay o pamilya, o magagandang finances, or et cetera, basta marami. Yan po yung kaugalian. Tapos, ayun, bago na kakain, ayun po, may prayer din. So, alam niyo po mga kapatid, ito po yung idea na the idea of the Thanksgiving, the spirit of thankfulness. Kung honest lang po talaga tayo, no, alam niyo po ba na mapapansin po natin na parang yung pagiging thankfulness natin ay minsan, minsan nagagawa lang to sa tuwing may occasion. Okay po? Meron pong mga yun po pag may birthday. Ano po nga yung may birthday ay yun po ay parang Thanksgiving sa kanya. Papasalamat siya. Ganun din po, may kita po natin lalo na po sa simbahan na wala pong ano po ito, no. It's not about alam po yun po yung celebration, di ba? Yung mga anniversary, yung nagkakaroon po ng Thanksgiving Day. Yun po yung, ayun, nag-gather po yung mga tao. Nagpapasalamat sila sa Diyos. So, I'm not against it, but it's okay too. But, yun po yung nakikita talaga natin, di ba? So, para bang katulad ng nito, yung tuwing Sunday service po ay parang gusto lang nating makonvict lang tayo na mag-worship. Pag tayo po magsisimba, pupunta sa simbahan para po mag-worship sa Lord. Parang yung bagay na nire-reserve lang natin dahil merong schedule or may time or may date para doon po natin gagawin yung
bagay na yung para sa Diyos. Po, habang binabasa po natin yung talata kaganina, sabi po doon, alam nyo rin po, ganun din po sa panalangin. Ginagawa po natin ang panalangin pag tuwing bago kakain, bago matulog, or pagising sa umaga. Doon, mayroong schedule. Parang ganun. So, minsan, hindi natin mapapansin talaga yung pagiging unique ng ating bilang thankfulness. Ang sinasabi po dito sa Biblia, mga kapatid, sabi po dito, rejoice always, pray continually, give thanks in all circumstances, for this is God's will for you in Christ Jesus. So, rejoice. Rejoice tayo pag masaya lang tayo. How much more kung magagawa ba natin mag-rejoice kung ano yung nasa kalagayan natin ay parang wala ng happiness or meron tayong mga matinding pagsubok na pinagdaraanan or mga trials sa buhay. How about being thankful? We are thankful because we have been blessed. How about kung hindi pa dumating ang blessing? How about kung binibless lang yung kapwa mo at ikaw, hindi pa dumating yung matagal mo nang pinapanalangin sa'yo? Sabi po sa talata, give thanks in all circumstances. Sinabi po kasing circumstances, mga kapatid, wala pong pinipili yan. Hindi lang po pag may Thanksgiving o dahil nakiuso ka o nakisabay ka lang. Pag sinabi pong circumstances, kahit ano pong mangyari sa buhay, kahit na meron pong dumante ng matinding pagsubok, mahirap po gawin yun. Ako po ay marami pong minsan nakaranas po ako ng mga pagsubok sa buhay. At kahit ngayon, ay meron pa rin mga karanasan talaga. Kahit po ba may dinana sa buhay, hindi na magpapatuloy sa Lord, pwede ka pa magpapatuloy sa Lord. So, dapat ang gawin natin gawin natin yung bagay na hindi lamang nakaayon sa kaugalian. Sabi din dito, pray without ceasing. Maganda po mag-pray before meal or meron tayo pinag-pray or before sleep or after we wake up in the morning. Pero iba to, pray without ceasing. Mas maganda, mga kapatid, kahit hindi mo na kaya talaga, kahit feeling mo wala ka nang gana manalangin, try mo pa rin. Yun po yung encouragement, pray without ceasing. Kasi po ang panalangin po ay napaka-importante sa ating buhay. Yun po yung communication natin sa Lord. Kailanman, di dapat mawala yan sa ating buhay. Okay po? Itong mga talatang ito na patuloy pong binigay na panyaya sa atin ng Lord, tayo po ay inimbitahan sa talatang ito na to rejoice always. Don't rejoice when it's good. When it's all good, kaya o maganda lang yung pakiramdam. I don't mean to say na baka naman po mag-rejoice pag nasa hospital. Pero iba po yung pinaparating po dito sa Biblia, mga kapatid. Rejoice always. Kahit ikaw ay hindi natanggap sa trabaho or ikaw ay nabigo,
sa ano man yung plano mo sa buhay. I don't mean to rejoice ka lang. I mean, mag-rejoice ka pa rin dahil meron pang pagkakataon, meron pang ibang pagkakataon. Dahil ang buhay po ay hindi po natatapos pag tayo po ay hindi nag-give up. Okay po, pagkasama po natin ng Diyos, tayo ay tutulungan niya. And pray without ceasing. Effective po ito. Huwag po tayong tumigil. Ito yung pinakaayaw ng Diablo talaga na tamarin tayo sa pananalangin. Kaya nihikaya tayo sa talatang ito na tayo po yung manalangin na walang patik. Okay? Huwag lang tayo manalangin pag nasa church or pag nasa andaan or pag gusto mo lang or pag may kailangan ka lang. Ugaliin nating manalangin na walang pati. At ikit sa lahat, magpasalamat. Give thanks in all circumstances. Napaka magandang bagay po ito mga kapatid na tayo po ay inaanyayahan ng Panginoon. Huwag kang magpasalamat dahil birthday mo lang. Huwag kang magpasalamat dahil sinasabi lang ng ng tradisyon or kaugalian. Magpasalamat ka kapatid kahit uri ng panahon. Kahit araw-araw kung meron kayo pagpasalamat, marami pwedeng pagpapasalamat sa Diyos. Kaya mga kapatid, ito lang yung iniwang salita para sa atin. Para tayo po ay manatiling matatag dahil ito po ay nagpapatunay talaga na ang paglilingkod sa Diyos ay kailangan may kalakip nito. Tayo po ay kahit dadaante ng pagsubok, dadaante ng mga pagpapala, kasama natin ng Diyos. Tayo po ay sinusubukan, pero tayo po ay hindi matitinag. Dahil tinuturuan tayo paano magpuri, how to rejoice, paano manalangin ng walang patid, how to pray na hindi napuputol, at higit sa lahat kung paano magkaroon ng kaisipan ng may pusong pagpapasalamat sa Diyos. Maraming salamat po sa inyong lahat. Magandang gabi po dyan. Patuloy po tayong pagpalain ng Panginoon. Good night po. Father God, you are good and your steadfast love endures forever. Kahit sa gitna ng hirap at matinding pagsubok, patuloy mo kaming turuan o Diyos ng may pagpapakumbabang pagpapasalamat sa iyo. Naway ito po ang kalugod-lugod sa inyo, kalakip ng may pusong pagsamba. Salamat sa pagpapaalala sa amin na kayo lamang ang tunay naming lakas. Thank you for giving us victory and abundant life in Christ Jesus. You shower us with your unconditional love and forgiveness. Thank you for the comfort and blessings so we can encourage one another. Mapurihan ka, Panginoon, sa aming buhay na patuloy niyo pong pinagpapala mula noon at magpahanggang ngayon. Taglay namin ang kaisipan ng puno ng pagpapasalamat sa inyo anumang oras o pagkakataon. Ito po ang aming dalangin muli. Pinabalik po namin sa inyo ang lahat ng papuri. Sa pangalan ni Jesus, Amen at Amen.